Pati ilalim ng hagdan ay ginawang playhouse ni ate para kay Jello, kaya tuwang-tuwa naman ang batang yan. Buti na nga rin at dumating na ang magkakabit ng aming signal para naman may mapanood na kami at magamit na ang aming TV. Habang nagaintay nga kami na maikabit ay ito naman ang gawain ng dalawa. Nung huling alis ko nga dito ay antena lang ang ginagamit pa. Buti nga at nauso na pala dito ang mga signal na tinatawag nila. Bali nila loadan din pala yon kada buwan at depende sa load mo kung gusto mo ng maraming channel. Nung naikabit na nga yung signal at bubuksan na sana namin ang TV ay sakto namang brownout na naman. Excited pa naman kami na manood. Madalas din talaga nakakapanira ng mood ang kuryente pag hindi sa araw, sa gabi naman mawawalan. Malabo na atang mangyari na may araw na hindi nag-brownout. Kinagabihan nga ay bumalik na ang kuryente, halos maghapon din na nawala. At ayan nga, nakakatuwa at may napapanood na kami. Kahit papano, tahimik na ang bata. Kinabukasan nga ay ayan si Jello. Simula din nga nang lumipat kami dito ay napapansin ko sobrang sarap palagi ng tulog niya. Maaga nga rin akong nagising at nang may simulan ko na ang aking labahin. At baka mamaya ay mag-brownout na naman. Susubukan ko nga din itong washing namin at ngayon ko palang gagamitin. Kagabi nga pala ay binabad ko na sa Sondrox itong mga puti at uunahin ko muna itong i-washing. Sa sunod nga ay bibili rin ako ng hose para hindi na ako magbubuhat kapag naglalagay ng tubig dito sa washing. Kanina pa nga rin pala gising si Jello. At napagluto ko na rin ang agahan niya. Naubos na nga agad at ayan na mamapak pa ng hotdog. Nakapasok na nga rin pala sa school si Ate Angela. Kaya kaming dalawa lang ni Jello dito sa bahay. Kahit papano naman ay may natatapos din ako kahit pa utay-utay. Inuna ko nga munang nilabhan ay itong mga binabad ko na puti. Pinapaikot ko na nga munang lahat ang labahin ko at mamaya ko na lang babanlawan. Medyo nahihirapan nga ako magbanlaw din at nakaupo ng matagal. Naiipit ang tiyan ko kaya utay-utay rin lang ang pagbabanlaw ko. Ngayon ko nga rin lang na-realize kapag naglalaba ako sa automatic ay kukunin na lamang at ang pagsasampay ay inakatamaran ko pa. Minsan pa nga ay kinabukasan ko pa na iisampay, samantalang dito ay babanlawan mo pa isa-isa. Paano pa kaya kung ako sutin mo pa ito ng isa-isa din? Hindi na yata ako matatapos noon, lalo na kung may malikot na bata ka pang kasama. Hindi ko na nga rin namalaya na napakabilis ng oras at magtatanghalian na agad. Kaya kailangan ko na magsaing at makapagluto na ng uulamin at parating na mamaya-maya si Ate Angela. Si Jello naman ay basta may hinog din na kami na saging dito ay ulam na niya ito. Nakakatuwa nga rin at hindi siya mapili sa pagkain. Kahit nga sabaw ng sardinas ay kain pa rin niya. At habang pinapakain ko nga si Jello ay dumating na rin itong package ko na halos 2 months na rin bago dumating. Kahit nga hindi pa ako tapos sa labahin ay nakuha ko pa rin na magkudkod nitong buko. Gustong gusto ko rin talaga ito kapag malamig at saktong sakto din ito mamaya pagtapos ko maglaba. Buti na nga rin at pinasyal muna ni tatay si Jello sa baba at nang ako'y makapagsampay na. Yun lang, salamat sa panonood!